Ang pagpili sa pagitan ng Entel at Ryzen ay depende sa ating pangangailangan at sa ating budget, guys. Number one ay performance. Sa mga high-end na CPUs, maaaring magkaroon ng maliit na pagkakaiba sa performance. Magkakaroon ng magandang performance ang parehong Entel at Ryzen para sa mga karaniwang tasks. Pero may mga Ryzen CPUs na mag-aalok ng mas mataas na performance para sa mga trabahong nangangailangan ng maraming threads. Ang pangalawa, guys, ay ang presyo. Ang ilang Ryzen CPUs ay karaniwang mas abot kaya kaysa sa mga Intel CPUs sa parehong performance level, ha. Pero maaaring magbago depende sa mga presyo sa merkado sa kasalukuyan. Ang pangatlo, guys, ay gaming versus productivity. Kung pangunahing gagamitin mo ang CPU para sa gaming, mas maganda yung performance ng mga Ryzen CPUs. Pero yung mga Intel CPUs ay karaniwang hindi rin malalayo. Sa mga productivity tasks tulad ng mga video editing o rendering, maaaring mas mabilis yung mga Ryzen CPUs dahil sa mas mataas ang bilang ng threads. Ang pang-apat, guys, ay yung kasamang hardware. Siguraduhin mo rin na yung CPU ay kasama sa iyong buong build. Yung compatibility ng motherboard at yung iba pang mga components ay napakahalaga nito, guys. Ang panglima ay yung benchmarks. Bago bumili, mag-research ng mga benchmark para sa mga specific CPUs models na iniisip nating bilhin. Ito ay makakatulong sa pag-decide natin. Ika-anim ay yung future-proofing. Tingnan mo rin yung mga plano mo para sa mga hinaharap. Kung mahilig ka bang mag-upgrade, ang Ryzen ay kilala para sa pagiging future-proof dahil madalas nila ito ina-update yung mga motherboard nila para magkaroon ng suporta para sa mga bagong CPU.